Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And today, kakamustahin natin yung warrior natin na di na po na one eye cold. At the same time, ipapakita ko sa inyo, ano ba yung ginagamit natin epektibong paraan o epektibong gamot para gamutin yung one eye cold. Paano ito nakukuha at paano ito maiiwasan, samahan nyo ako. Tara! Good day mga ka-EA, welcome back sa ating YouTube channel. Time check, kalimutan na naman natin gamitin yung ating relos, no? So, siguro mga past 7 o'clock na ngayon, no? So ito yung update sa ating mga warrior. So, kagabi nag-uulan pa rin, no? Pero ngayon, bahagyang makulimlim na lang yung ating mga kaulapan, no? So, base nga sa ating weather forecast, ilalabas yung bagyo sa Sabado pa ng umaga, no? So, siguro matutuloy yung loading ng Sabado, itong upcoming na Sabado, tapos ang release Linggo, sana hopefully maging maganda nga yung panahon, no? So, ito yung update nga ulit sa ating flyer slope. So, ayan. So, maya-maya ng konti, magpaparonda tayo at the same time, syempre, kakamustahin natin yung ating warrior na si B, yung ating Victor Lim, no? Ano na nga ba yung kalagayan niya? Na-recover na ba natin siya? Galing doon sa sakit na one eye cold, pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na yan, yung mga ginagamit natin sistema noon at ngayon para nga maiwasan o mapagaling ang sakit na one eye cold. So, update muna tayo mga ka-EA. Nandito tayo sa ating breeding section. So, meron ako magandang balita. Eto. So, magandang balita kay Sir Pritz, yung magpapasingsing sa atin na bago. Ayan, oh. Yung pa-reserve niya na anak na itong African Black Eagle tas itong John Arden. Yun, 2-0. Dalawa ang pisa. Mainit-init pa. Ngayon-ngayon lang. Ayan, oh. Inutuka-tuka pa yung shell. So, yun. Good news sa'yo, Sir Pritz. Yung singsing mo, i-ready mo na after 5 days. Kasi nga, malalagyan na natin yan. Anti-mano nung singsing na gusto mo, no? So, eto nga yung ating breeding section. So, today, kakamusayin natin si V. So, eto yung update kay V. Ayan. So, noong nakaraan nga, matamlay na matamlay. So, eto na. Masiglang-masigla na ulit si V. Pero, patuloy pa rin yung pagbigay natin ng gamot sa kanya nyo. Sa kanya nyo? Sa kanya, no? Yun. Bulol talaga tayo. Wala niya. So, eto nga, no? So, maganda-maganda na yung kondisyon niya. Pero, binabalik pa natin yung hubog o yung bilog ng katawan niya. So, mananatili pa rin si B sa kanyang isolation area, sa kanyang quarantine section. So, eto yung mga ginagamit natin na pang-maintena ng mga warriors natin, no? Kahit may sakit or wala, pinapaintik natin. Pero, syempre, dahil dinapuan nga siya ng sakit, mas lalong kailangan niya itong mga bagay na yan, no? So meron tayo dito Engineer's Herbiotic, sponsored by Michael Sherbo Magtoto. Tapos ito yung mga red minerals na yan, tsaka yung white minerals na yan, no? Yung calcium, B12, sariling bulsa natin yan, di yan sponsor. So ito yung update sa tatlo nating warrior na mga pang-south, no? Yung dalawa yung pang-south dyan, anak yan ng Johnson Relax tsaka ng Black Diamond. Tapos itong Milky Bar na yan, East Vandenbroek, galing yan sa Bayo Pigeon, no? So, yan. So, yan yung update. So, eto nga, naka-ready na yun, naka-dilute natin na herbiotic sa 1.5 na tubig, no? So, tatlong takip lang yung binibigay natin dyan or minsan apat. So, depende sa'yo, basta magkulay medyo yellowish or brown na yung mismong tubig, okay na yan. Bang! So, yan, magana kumain yung mga warrior natin, no? So, speaking of gamot nga na ginagamit natin dito para sa one eye cold, ito yung ginagamit natin ngayon na epektibong gamot, no? Tapos, budget meal, murang-mura yan. Dexamethasone. So, yan yung ginagamit natin. Yan is disclaimer lang po pala, no? Hindi naman din ako yung nakadiscovery. So, natutunan ko lang din yan sa mga kapwa pansir dito sa YouTube. Napanood ko lang din. So, yan. Sinubukan natin siya noon dito kay Stop Banrit, itong Omega line natin, kasi dinapuan nga ito ng malalang one eye cold. So yan yung naging epektibong gamot para sa one eye cold para sa akin as is up at this moment, no? Yun. So meron din namang mga epektibong gamot din, which is meron nga tayong tinatawag na Cure Gold, tapos Dexo Plus ba yun? So basta hindi ko na masyadong maalala yung pangalan, basta nabibili rin yan sa mga poultry shop. So, yun nga lang, medyo may kamahalan yun. Pero dahil nga dito, off budget tayo dito sa EA Love. So, yan, sumubok tayo ng mga budget meal na gamot.
which is eto nga. Tapos sabay, syempre, multivitamins, meron din tayong naka-imbak niyan dito. Tsaka calcium, pang suporta sa ating mga warrior kasi hindi tayo nakakabili ng mga mamahaling mga supplement, no? So, dyan tayo sumasandal ngayon sa kanila. Tapos sabay sa pagkain lang ng mga warrior natin. Breeder mix lang sa ating stock bird, tapos sa mga breeder. Tapos sa ating flyer naman, flyer mix sa sinahaluan lang natin ng mais, tapos Integra or minsan GMP3. So, ito na, no, mga kaiso. Tapos na natin mabigyan ng mga vitamins yung ating mga alaga. Tapos ito, gawin muna tayo sa ating mga pa-shoutout sa ating YouTube channel. So, ito, shoutout kay John Ray Besas Capranca. Yan, maraming salamat sa suporta. Tapos, syempre, dun sa solid supporter natin, yung mismo katrabaho ko mismo, kay Kuyang James National. Yon, maraming salamat sa suporta. Good morning. Tapos, kay Rapsid, shoutout sa'yo. Darwin Mabituin. Andan Thomas, Mekmek Manggubat, good morning, shoutout sa inyo. Kay Jack Anima sa Hagud, good morning. PJ Ronquillo, Gilbert Ponzal, Michael Ballesteros, yun, shoutout. Yun, nabubulol-bulol na naman tayo, lagi tayong nabubulol. Kay Brix Jason Gachalian, kay Kasmot 03 Reyes, shoutout din sa'yo. Solid nating mga supporter yan. Kay NJ Lop TV, Vincent Deliosa, Titan Lop TV yan, co-vlogger natin dyan, napakabait na tao, nakakasama natin madalas pag nagpupunta tayo ng Bayo Pigeon, support nyo na rin yung kanyang channel. Kay Luciano Lop TV, Joniel Rivera, good morning, maraming salamat sa suporta. Meron pa dito, mga nagpapa-shoutout, kay DP World Lop TV, 91 Lop TV, shoutout and good morning sa'yo, idol. Kay Mark Anthony Evangelista, yan, good morning. Kay Jeff Renier Gabiola, yan, palop visit daw. Pagka hindi tayo busy, pwede naman maglop visit dito sa Bulacan, walang problema. Kay Kamandag Pigeon TV, yan, isa rin natin yung mga co-vlogger dyan sa, dito sa pigeon industry, no? So, nakasama natin yan sa Bayo Pigeon noong nakaraan. Tapos, sino pa ba? Kay Eric Lofi, Lof TV, parang imported ata yung pangalan niya, hindi ko masyadong mabigkas yung loft niya yon. So yon, kay Joseph Buyok, good morning din sa iyo, idol. Maraming salamat sa suporta. Jimmy Senson, ayan, good morning. Ito Tonton Loft TV yan, taga Sambales pa to, suportahin niyo rin yung kanyang channel. Kay Jun Poras yan, good morning. A few moments later. So ito na, no, mga ka-EACB, yung ating Victor Lim. So mukhang maganda na yung condition ng mukha niya, no. So nung nakaraan niya, pipikit-pikit yung, yan, yung mata niya, yung kaliwat kanan, lalo na to sa kabila. Yan, pipikit-pikit kasi nga, dinapuan siya ng one eye cold. So, pan 3 days na ito, na binibigyan natin siya ng... So, pan 3 days na nga ito, mga ka-EA, na binibigyan natin siya ng dexamethasone na panggamot natin sa one eye cold. So, dun sa ibang gamot na Cure Gold, tsaka dun sa Dexoplus, pwedeng-pwede rin naman yan, no? Kaya lang, conforme lang talaga sa pansir kung ano yung mas applicable sa lop nyo or sa budget nyo na gamitin. So, yung ginagamit natin na dexamethasone is 2 pesos each lang yun, no? So, ang bigayan nun, once a day lang. Depende sa'yo kung gusto mo siyang umaga ibigay, tanghali, or gabi. Basta once a day lang siya pwedeng ibigay para hindi ma-overdose yung mismong ibon nyo, no? So, base nga sa kalagayan ngayon ng ating warrior, ayan, medyo maganda-ganda na yung mukha niya or yung pinapakita niyang liksi dun sa kanyang kulungan, no. Yun nga lang, medyo namayat lang talaga ng bahagya kasi nga pag hindi niyo naagapan, mas lalong mas matindi ang pagkapayat na makukuha ng ano niyo, walang gana kumain yan, eh. So yun, kailangan nating ibalik yung tikas niya. So itong parating na loading sa Sabado, kung maganda na yung panahon, hindi pa rin natin siya doon isasabay, no. So hindi na rin isusugal yung kalagayan niya, pahihingayin pa natin siya ng isang week. Okay lang kahit medyo mag-miss tayo ng load sa kanya, no. Siguro naman makakahabol naman siya sa training sa mga susunod na week yon. Update muna tayo, mga ka-EA. So eto na yung flyer slope natin, magpaparonda tayo kahit yan medyo makulimliman pa rin yung panahon. So kailangan nilang matuto or ma-immune sa ganyang sistema, no, or sa ganyang panahon para mga mas tumibay sila sa karera, no. So pag-usapan natin paano nga ba nakukuha yung one eye cold, no. So may mga iba't ibang scenario tayo para makuha yung one eye cold. Number one yan, syempre pag yung ibon nyo, niload nyo sa truck at nakakaroon ng mga kasama doon na meron sakit, malaki rin yung chance na mahawa, no. So yun nga yung nangyari sa kanila na scenario doon kay B, no. So nahawa yun malamang kasi tayo naman dito sa ating flyer's loop, malinis naman tayo, no. So isa pang bagay para makuha yung one eye cold is yun nga, dahil sa
maruming kulungan. Possible, pwedeng nakakain nila yung sarili nilang dumi or nadudumihan nila yung kanilang inumin or pagkainan. No? So, yun yung chances na magkaroon ng sakit yung mga alaga nyo. Tapos, importante rin, syempre, yung proper spacing. Tapos, yung ventilation ng kulungan. No? So, kung masyadong kulob, pangit. Kung masyadong open loop, pangit din. No? So, dapat tama-tama lang. So, kung mapapansin nyo, itong pliers loop natin, adjustable. Meron tayo dito ng tarp na natatanggal natin pag maganda yung sikat ng araw. Tapos, pag masama yung panahon, na ilalaglag natin yan or pagkagabi para yung mismong hampas ng hangin eh hindi direktang mapupunta sa kanila, no, kasi masama rin yung masyadong open loop, no, so labas pasok yung mismong hangin, no, so dun pala may makukuha na silang sakit. So dapat tama lang yung spacing. Tapos yung mismong capacity, kung gaano kalaki yung loop nyo, dapat meron kayo maximum capacity. Kagaya nito, yung loop ko na 3x3 na feet ang sukat, ang maximum nito is 12 lang. So yun, hindi pa natin na-hit yung 12 capacity. Ang mismong load nung mismong kalapatihan natin or nitong loop natin is nasa ano lang, nasa 8 hanggang 9. So hanggang doon lang nag-a-average yung ating kulungan. So importante rin yung capacity, no. So mas crowded, mas malaki yung chance na magkaroon sila ng sakit at maganda hawa-hawaan sila, no. So yun muna yung update natin for today's video. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids. Kung nagustuhan niyo yung video natin kahit nabubulol tayo, huwag niyo kakalimutang mag-like and share. Commercial lang muna. Mag-like and share at support ang tunay dito sa atin sa EA Loop TV. Road to 2,000 subscriber na tayo mga ka-EA. No? So, konting-konti na lang. As of today, na-check ko is nasa 1,881. Then yun, congratulations. So, sana nga no, ma-hit na natin 2,000. So, magpaparonda muna tayo. Ilalagay na natin sila sa ronda position. Maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.